So ganito kung paano mag-adjust ng time para sa piso net, bindo car wash, or kahit ano, basta ginamitan ng ganitong timer board. So ito yung adjustment ng time. So dito sa gilid niya may nakasulat na on off. Pagka nakataas tong switch mga bro, ibig sabihin naka-switch siya, naka-on. Ayan. Pag nakataas siya, naka-switch. Pag nakababa naman, naka-off siya. So ayan. Tapos sa ibabaw nitong switch na to, may nakasulat na lang. 1, 2, 3, 4. So tapat-tapat yan, may ibig sabihin yan itong bilang na yan. Tapos itong 5, katapat ng 5 is may nakasulat na times 2 yan. Tapos yung katapat ng 6 naman may nakasulat na times 5. Yung 7 naman is plus 10%. Tapos yung pang 8 na switch is 2:1, 2.1 ang nakasulat. So mamaya i-explain ko to. So unahin ko muna tong apat na to. Okay, so ilagay ko lang dito yung camera. So ayan. So unahin ko muna tong apat. So kahit wala pa tayong ginagalaw dito mga bro, mayroon na siyang default na 1 minute. So subukan natin. Subukan kong hulugan. Ayan. So may 1 minute na siya. Ngayon, tataas ko tong 1. Pag tinaas ko to, itong 1 minute, tapos yung default na 1 minute is magiging 2 minutes to ngayon. So ayan, 2 minutes. So ito namang 2, eh baba ko lang tong 1. Ito naman switch number 2 ang itataas ko. Yan. So 2 minutes, tapos yung defaults na 1 minute is magiging 3 minutes to ngayon. So hulugan ko na. I-reset ko muna pala. Ayan, so 3 minutes siya. So dito naman tayo sa pangatlong switch. Yan, so itataas ko tong pangatlong switch. Yan. Ang pangatlong switch mga bro is ang minute niyan is 4 minutes. 4 minutes ang matadagdag. Plus yung 1 minute default equals 5 minutes. So hulugan ko na. So yan, 5 minutes siya. So dito naman tayo sa pang-apat na switch. So ibalik ko lang tong 3. Ayan, so ito naman yung pang-apat. So reset ko. Ito namang pang-apat mga bro, ang madadagdag dito is 8 minutes. 8 minutes plus 1 minute default equals 9 minutes. So ayan, 9 minutes. Ngayon, malinaw na tayo sa 1, 2, 3, 4. Ito naman i-explain ko, itong 5 at saka 6. Yung kanina may nakasulat na times 2 at times 5.
Ito namang switch number 5, ang nakasulat sa taas is times 2. So, mag-multiply siya ng times 2. Subukan natin. Halimbawa, itong switch ng 2. Switch ko itong switch number 2. Yan yung 3 minutes. So, reset ko muna. Ito yung 3 minutes. Yan, 3 minutes. Tapos, pag inangat ko itong switch number 5, ito yung times 2. Multiply by 2. So, yan. Nakataas na yung switch number 5. Ngayon, reset ko muna. Ngayon, yung 3 minutes, i-multiply natin ngayon sa times 2. So, yan. Basta tandaan nyo mga bro, itong switch number 5 is times 2. So, 3 minutes times 2 equals 6 minutes. So, ayan. 6 minutes siya. So, dito naman tayo sa switch number 6. So, ibaba ko itong switch number 5. Ito namang iangat ko yung switch number 6. So, ito na lang. Yan. So, nakaangat na siya. So, i-reset ko muna. Itong switch number 6, mga bro, is ang nakasulat sa taas is times 5. So, yung 3 minutes na sinets ko dito, i-multiply natin sa times 5. So, subukan natin. Yung 3 minutes multiply by 5 equals 15 minutes. So, hulugan ko na. So, ayan. 15 minutes. So, yun ang ibig sabihin ng 5 at 6 na switch. Multiply siya. Multiply by 2 at multiply by 5. So, ito naman yung switch number 7 ang i-explain ko. So, may nakasulat dito sa taas. Plus 10%. So, ito yung pampabilis ng minutes. So, pansinin nyo itong timer. Pagka sinets on ko itong number 7. So, bibilis siya. So, switch on ko na. Tingnan nyo, pansinin nyo yung mga bro, timer. So, switch on ko na. Yan. So, bumilis siya. Yan. So, ibaba ko. Ayan. So, nakababa na. Ayun. So, bumagal siya. So, yun ang purpose ng number 7. Bibilis yung minute, yung seconds ng 10%. So, dito naman tayo sa number 8 na switch. Ang number 8 na switch, mga bro, ito yung i-reset ko muna. Maglalagay ako ng minutes na 3. So, iangat ko tong number 2. Ayan. So, nilagay ko sa 3 minutes. Ang purpose ng number 8 na switch, mga bro, is maghulog ka muna ng 2 piso bago mag-ipik yung sinit natin na 3 minutes. So, subukan natin. I-switch on ko na tong number 8 na switch. Ito yung 2 is to 1. Ibig sabihin yan, pag nakaswitch na, 2 piso yung ihuhulog bago mag-ipik yung 3 minutes. So,
hulugan ko na. 1. Tapos itong pangalawa, magka-count na yan. 2. So yun. Meron na siyang 3 minutes. So ulitin natin. One, two. So nag-count na siya. So hindi ko alam kung saan to ginagamit, mga bro, itong switch na to. Baka sa bindo, coffee bindo or car wash. Kung gusto mo ng ganitong content at gusto mo pang makapanood ng iba't ibang video tutorial, mag-subscribe ka na at hit mo na rin yung notification bell para ma-notify ka kung may i-upload akong bagong video tutorial. At paki-like na rin para ganaan naman akong gumawa ng video tutorial. So ganun lang kung paano mag-adjust ng time para sa pisonet, bindo car wash, o kahit ano, basta ginamit ng ganitong timer board. So pareho lang yan pag-adjust. So sana may natutunan na naman kayo sa video ko na to. Maraming salamat sa panonood.